for this episode of PJ Inspirations, we have guests who are new CPAs. We have Kent. I met Kent in a public accounting firm in the Philippines. Kent, how are you? Hello. Mayong hapon, gikan diri sa Iloilo. So, I'm Christian Kent Ceriola. Well, CPA na ako. And first of all, Sir Paul, thank you for having me here. This is such an honor talaga. Thank you so much for having me here. Thank you, Ken. And I hope ma-inspire yung viewers natin sa story na ma-share mo later. And then, we also have Regine. Si Regine, nakasama ko siya sa mga initiatives for CPA reviews before. So, umaakyat tayo dati sa Baguio to meet some CPA reviews. And pumupunta din tayo sa ibang sites sa Manila. And I hope makasama natin si Regine and Kent next time sa mga initiatives na to. Regine, kumusta? Hello, Kuya Paul. Okay lang. Iba yung pakiramdam na dati nakikinig lang ako sa mga mentor, sa mga pinagdaanan nila. Tapos ngayon, ako na to. Mag-share na ako ng CPA experience. Finally, eto na yun. Well, congratulations sa sa inyo at sa lahat 361 na CPAs na nakapasa this October 2021. Kumusta yung board exam, Ken? Saan ka take ng board exam? I took the board exam here in Iloilo. And I was a conditioned examinee actually. I took taxation and regulatory framework for business transactions. So that was on the second day of the examination. Although kailangan pa rin bumalik sa first day kasi, filling out of the general information sheets, etc. What can you say about the exam? Well, I can say na, kasi makukumpara ko siya eh. Kasi ito kumuha rin ako noong October 2019. That was the first time that I took the CPA board exam. And ganun pa rin. The usual things that we hear about the CPA board exam noon, ganun pa rin ngayon. Although for me, on my personal take, mas madali yata yung taxation ngayon kaysa nung nakaraan. Pero mas mahirap yung RFPT ngayon kaysa nung nakaraan. mahirap talaga. It's really difficult. May mga naririnig na ako ng sabi nila na parang wala yatang silbi na nag-aral ako or nag-deliver ako kasi yung lumalabas sa exam, parang hindi naman talaga napapag-aralan ng mga accountancy students, so to speak. Pero given the level of difficulty of the exam, hindi pa rin talaga ako makapaniwala na I made it. And mas mataas pa yung scores ko ngayon on those two subjects kaysa nung nakaraan. Like, in taxation, I got 71 before I got 61. And then, sa RFPT, I got 77 before it was 69. So, yun nga, doon ako, oh my God, amazing pala. Kasi yun nga, mahirap siya, pero nakabawi rin. How about you, Regine? Saan ka nag-take ng board exam? Kuya, nag-take ako sa Baguio. Sa Baguio, nag-take ng board. Tapos, parehas kami ni Ken, na kondi din ako. Combo din. Sa tax din, tsaka sa RFP. Tapos, ayun. Simula sa preparation, kasi nung last time, di ba, October 2019, hindi, normal pa noon. Ngayon, new normal na. From yung preparation ng board exam, syempre, dati face-to-face, ngayon online, di ba? Yung dati na 2 hours na pinapasukan ko, ngayon, pinapanood ko siya ng 5 hours. Ewan ko, parang kakaiba kasi ngayon. Tapos, ayun, kagaya nga din, nagsabi ko yan, madami inaasikaso before mag-in. Like, my certificate of quarantine, or test. Ang testing site nga kailangan pa nilang mag-antigen test before mag-take. Kaya, parang kakaiba talaga itong board exam na to. Tapos sa bag, dumating din yung bag
mali na ata yung decision. Tapos, sobrang lakas ng ulan. Tapos, ayun, sumisipol yung hangin habang nagtitake ka ng board exam. Isipin mo yun, sobrang lakas. Ano pa ba? Bago ka makapasok sa room kung saan ka magtitake, may mga nurses na mag-check ng body temperature, tapos yung symptoms. Kapag ka may sintomas ka, bawal mag-tick. Sa board exam, ayun, mahirap siya talaga. Expect the unexpected. Sobrang, pag hindi ka talaga prepared, or kahit prepared ka, kakabahan ka talaga. Hindi mo alam kung tama ba yung sinasagot mo. Or, kasi iba yung pakiramdam kapag ka nandun ka na eh. Tapos, yun, ang akala mo hindi siya lalabas, pero yun yung lalabas. So, end up, aralin mo talaga lahat. So, ilang takers sa isang testing center, and gaano ka-safe yung environment? Sa aming mga conditional sham, although when I saw the list, no, of the examinees, may ibang room na pito lang. Oo, 7, 8, 9. Doon yung range, 7, 8, 9. And then, syempre, kahit nga sham kami sa loob ng room, hindi naman lahat sumipot. Parang 5 lang yata yung sumipot sa amin. And then, nung first day ng exam, isa lang yung nag-exam kasi audit lang yung kanyang conditioned subject. The rest tax and law na. So, yun. And safe naman siya kasi like hiwalay na hiwalay talaga. And then, the proctors and the examiners are ano naman, strict in implementing those rules and protocols na yun nga ng naka-face mask during exam, tapos yun nga, physical distancing at all times, yun nga yung submission of those requirements, etc. So kayo din, Regine, ganun din yung number ng examine nyo sa isang testing center. And ano yung pinaka-challenge sa pag-take ng board exam ngayong pandemic? Yes, kuya, ganun din. Pero sa amin kasi, hindi hiwala yung conditional examinees dun sa retakers and first-time takers. Ang nangyari sa amin is magkahato. Kami sa isang room, nine din kami. Tapos, ang mga sumipot lang is 4. Parang sa room namin, 4 lang. Ganun. Tapos sa ibang room naman, 3 lang or 2 lang sila. Halos wala ako na hate na complete. Ganun. Kaya parang hindi ko din alam yung reason mo bakit din sila nag-take siguro. Di ba kapag like mental health, nakaka-drain, burn out talaga yung ganitong situation. Tapos, ayun, hindi ko alam kung sa pagkakas. Ang nangyari kasi is after ko mag-take ng tax, kasi gusto ko ma-pa yung RFPT kasi para lang ma-refresh ako. Sa amin kasi bawal. Bawal lumabas. Bawal magpasok ng kahit review material sa loob ng testing area. Bawal then kumain sa labas. Hindi kagaya dati na pagka after ng first subject, puntahan mo yung kaibigan mo, sabay kayo mag-aaral ulit para mag-break sa susunod subject. Pero ngayon, bawal. Kasi makakausap or hindi mo sa makakasama kumain kahit sa pagkain. Ganun siya. Tapos sobrang magkakahiwalay yung nag-exam. Safe siya, lalo na ang face mask at face shield. Though sa Baguio, hindi ko din problema yun. Kasi di ba pag naka-face mask, mainit. Pero doon kasi sobrang lamig ko kayang din na nakakagano'n. Tapos, your alcohol, yun. Alcohol, pati yung proctor namin na naka-gloves pa. Kaya, karamdam ko sa yung procedure. Ikaw, Kent, ano yung biggest sacrifice na nagawa mo na? For
in this journey, kasi ang daming pinagdaanan, no, from 2019, sabi mo nga. And then, nagkaroon ng pandemic, cancellations. So, ano yung biggest sacrifice for you? Para lang achieve what? Siguro yung pagsabayin yung work tsaka yung preparation sa exam, ang hirap nun, ah. Like, although I was advised by my mom na huwag ka muna magtrabaho, mag-focus ka muna sa exam mo. Eh sabi ko, ano naman gagawin ko dito sa bahay? Wala naman ako ditong ginagawa. Maliban sa gawaing bahay, wala naman akong ginagawa rito. So, no, from October 2019, when I found out that I was a conditioned examinee, na yun, naghanap ako ng trabaho, I applied to various firms kung baka tumatanggap sila ng non-CPAs. Pero I think before, kailangan CPA ka talaga eh, kasi wala pa namang pandemic noon. So parang very strict yung mga firms na dapat at least CPA ka. I tried to apply in various schools, in senior high schools, para magturo. Hindi rin ako pinalad. Kaya yung last option ko na lang is yun nga, tumutok na lang din sa review for the May 2020 exam supposed to be. So I enrolled in a review center here in Iloilo, pero yun nga, naabutan ng lockdown. Sabi pa nga ng teach ng reviewer namin, see you next meeting. Wala ng meeting. Kasi di ba dapat 2 weeks lang yun eh, pero wala na. Oo. 2 weeks lang yun sana eh, pero wala na. Tapos nag-announce pa nga siya na by August babalik tayo, pero walang nangyari. So from that time, no, from May to August, September, parang yun nga, wala akong ginagawa. Parang since wala akong ginagawa, parang yun nga, naka-question ko yung self ko na ano bang purpose ko in life? Kasi parang ano bang parang hindi naman ako mapakinabangan, so to speak, no. Kasi yun nga, nasa bahay lang ako, nag-aaral, yun nga, daily routine lang, matutulog, gising, kakain, gagawa ng gawaing bahay, matutulog, yun nga, daily routine lang. Until na sinabihan ako ng girlfriend ko, yun, di ba, may love life, di ba? Sinabihan ako ng girlfriend ko na, uy, mag-apply ka sa ano, sa firm na ito, baka, I mean, malay natin, rin ganyan, di ba? So, and then, yun nga, pinalad akong ma-hire doon sa firm na iyon last year. And yun nga, pinagsabay ko yung work, tapos audit pa, di ba? Work, tsaka yung pag-aaral. Like, yun nga, like, parang, yun nga, pinakiusapan ko yung mga superiors ko na sana medyo, ano muna, ng medyo hindi gaano mabibigat yung ibigay mo sa akin kasi nga, yung weekend sana, kumbaga, i-aalap ko for review. Kaya, and then, yun nga, I was preparing for the May 2021 exam naman. Kasi nakansa na yung dalawang exam ng 2020. So, yun nga, busy season, tapos pag-aaral. Mahirap talaga ang pagsabayin. Like, para na akong panda, no? Kasi nga yung eye bags ko, oo. Tapos, yun nga, tapos may time pa na yung dalawang engagement, nagkasabay na. So, nagkasabay na yung dalawang engagement, nag-aaral pa ako. So, parang, ano ba itong pinasok ko? Until na in-advise na ako ng supervisor ko noon na, pwede sa October ka na lang kumuha. Kasi hindi, ako yung nahihirapan sa'yo. Sabi ko, kaso parang, kasi yung mindset ko na, gusto ko lang tapusin ito. Nakakapagod lang mag-aral. Yun yung mindset ko eh. Nakakapagod lang mag-aral. Kaya sabi ko, kaya nga ako nakikiusap na after April 15, magli-leave na ako. Ganon. Pero yun nga, no, by I think middle of March, na-cancel ulit yung May 2021. So, parang wala na akong naiyak nun kasi parang naubos ko. Kasi diba, pangatlong cancellation na yun eh. So, parang, matutuloy pa ba? And, kaya nung nag-prepare kami ng for October exam, hindi rin kami sigurado kung mag-aaral pa ba kami. Kasi nga, diba, yung uncertainty, nga nag-iisip ka na yun na pagsasabayin mo yung work at pag-aaral tapos yung exam uncertain pa kung matutuloy. Ano yung feeling mo that time nung kina-cancel na unti-unti yung board exams starting 2020, oh, di ba, from May tapos na-cancel, oh, na October, diba?
Although, syempre, at first, parang, ano na naman ba ito? Syempre, hagul-gul kami kasi ano na naman ba ito? Ganyan, ganyan. Nakakancel yung ibang exam. Eh, di natural yung CPA board exam, makakancel na rin yan. Tapos, I think from May 2021 hanggang September nung nitong 2021, edi syempre kami abangers din sa mga mangyayari sa ano, PRC. Kasi nga, di ba, kahit nung May, di ba kasagsagan ng Delta variant, yung May hanggang September, di ba, unti-unti na rin nagka-cancel ng exam, yung iba. Tapos, may mga, yun nga, tapos yung iba yung pag-cancel nationwide, yung ibang pag-cancel is regional na. Di ba? So, tapos nga yung during yung kasi tatlo kami sa firm na magsa-study leave. Sabi, magsa-study leave ba tayo? kasi parang hindi naman sigurado eh. Kasi sasabihan pa natin yung higher ups na mag-leave tayo ganitong buwan, ganito, ganyan. Eh, sabi ko, ano pang mangyayari sa atin? Kasi nagtatanong na yung mga taga, ano man nasa itaas na kung oy, ano ba? Anong plano nyo? Mag-leave ba kayo? Mag-leave ba kayo? Ganito, ganyan. Eh, sabi ko, eh, parang wala namang ganap yung, ano eh, yung ahensya ng gobyerno. Eh, tingin na lang, mag-leave na lang tayo. Mag-leave na lang tayo. Eh, although, I was advocating actually na sana wag na munang ituloy. Although, gusto kong matuloy siya kasi syempre, yung mindset. Pero syempre, mas matimbang kumbaga yung welfare ng mga kukuha na yun nga kasagsagan ng Delta variant tapos itutuloy pa yung exam. Pero sabi ko, matuloy man kung matuloy man, kailangan ko nang ituloy ito kasi syempre conditional exam ni ako eh. And hindi ako nagpa-defer ng exam. So yung 2-year na grace period for conditional exam is will expire October 2021. So wala akong choice. Pero wala akong choice. Thank you, Kent. Ikaw naman, Regine, ano yung biggest sacrifice mo? And considering na, ano, no, galing ka sa malayong province, tapos pupunta ka na Baguio para mag-take ng exam, ano yung mga sacrifices mo? Actually, Kuya Paul, alam mo na yung mga bagay na pinagtaanan mo, pero gusto ko lang talaga i-share ulit. Kasi ang sarap balikan yung mga bagay na napagtaanan. 3 years before ko makamit yung tatlong letra, tatlong beses ako nag-take ng from 2020 ngayon hanggang tatlong beses hanggang October 28, May 29, October 20. Tapos yan yung Ken. Itong beses din akong May 2020, tapos May 2021, tapos October, eto na, October 2021, din ako magtitake ng fourth exam. Pero inaalala ko, ang daming nagtatanong sa akin dun sa span of time na yon. Sabi nila sa akin na hindi daw ba ako napapagod? Mag-try nang mag-try. Hindi daw ba ako napapagod na sumubok ulit, na lumaban ulit? Kahit alam ko na ganun din, na bumabagsak din ako ng paulit-ulit. Baka daw kasi hindi para sa akin yung CPA title. Baka daw kasi mag-excel ako sa ibang profession. O kaya mag-change ako ng career path. Kapag kasi nasabi nila sa akin yun, nasasaktan ako. Kasi pakiramdam ko, nanliliit ako sa sarili ko. Pero kapag kakausap ko sila, nakangiti lang ako palagi. Pero kinakausap ko yung sarili ko. Sabi ko sa sarili ko, paano nila malalaman na hindi ko kaya sa susunod pa? Ako naman yung makapagsasabi kung kaya ko or hindi, di ba? Paano kung itong exam na to, yun na yung magbibigay sa akin ng tagumpay, tapos hinayaan ko na lang, hindi ako lumaban, edi nawala yung opportunity. Edi sayang, kasi
sa dinami-dami ng pinagdaanan ko, kung kailan ibibigay na sa akin yung tagumpay na hinihiling ko, tsaka naman mawawala. Kaya sabi ko sa sarili ko, hindi, kaya ko to. Pakiramdam ko kasi para sa akin talaga yung CPA title. Malakas yung pakiramdam ko simula pa lang na ibibigay at ibibigay pa sa akin. Kailangan ko lang maghintay. Kailangan ko lang matuto. May mga bagay kasi na dun sa time nung delay, marami kang kailangang matutunan. Minsan kasi, natututo tayo, mas lalo tayong matututo kapag ka nasasaktan tayo. So, ayun, ang sarap lang balik-balikan na dun sa tatlong beses akong bumagsak, tatlong beses akong lumaban, tatlong taon na aking inihintay, hawak ko na yung tatlong letra na inaasam-asam ko. And yes, ayun, CPA na ako. Tapos, yun din, yung lagi kong inaalala. Kasi, nung last na magte-take na ako ng board exam, lumayo talaga ako. Pumunta ako sa Baguio, which is, wala akong kamag-anak doon. Wala akong kakilala. Ako lang mag-isa. Gusto ko din kasi hanapin yung sarili ko. Kasi nung mga nakaraan, para ba akong broken into pieces? Para akong nagdudurog ng paulit-ulit. Tapos paulit-ulit ko din binubuo yung sarili ko para umokay ako pagka lumaban na ako ulit. Ang dami kong natutunan sa journey ko mag-isa. Na hindi ka naman talaga mag-isa. As long as you pray, as long as you trust yung process, makakarating at makakarating ka din. Tapos, ayun, ang sarap alalahanin ng mga bagay na pinagdaanan mo kapag ka nasa iyo na yung tagumpay. Hanggang ngayon, hindi pa rin ako makapaniwala. CPA na ako. CPA na tayo, Ken. Sobrang saya sa pakiramdam. Tapos, ayun, natutunan ko na sa buhay, hindi laging masaya. Madalas malungkot, madalas na bumabagsak tayo, madalas na hindi natin nakukuha yung mga bagay na lagi natin inaasam. Pero kapag ka napapatunayan natin sa sarili natin na kahit na anong mangyari, hindi tayo susuko, hindi pa rin magbabago yung faith natin, kahit na may mga bagay na hindi sigurado, 'di ba? Sabi nga ni Kent, napaka-uncertain nung lahat ng mga nangyayari sa atin ngayon. Ngayon, okay, pero sa mga susunod na buwan, lalala na naman, dadami na naman yung virus, tapos kakalat na naman, magka-cancel na naman. Pero that's the definition of faith. Faith, 'di ba? Na be sure of what we hope for. And be certain of the things na we do not see. Diba? Kahit dahil sa lahat ng mga bagay na hindi sigurado, isa lang yung pinakasigurado sa lahat. Na magtitiwala tayo at nandyan yung gumawa sa atin na magbibigay ng lahat ng mga hinihiling natin sa Kanya. Na-mention mo, Regine, na parang madaming tao na hindi na nagtitiwala sa'yo, hindi na nagtatrust sa'yo na kakayanin mo pa na ma-achieve, makuha yung title. Paano mo nagigain yung confidence? And then, na-mention mo din about binubuo mo yung pagkatao mo, yung sarili mo, habang sinasabi nila yun. Paano yung process na yun? Oo nga. Parang ang hirap, di ba, Kuya Paul? Pero ganito kasi, hindi ko din, una, gusto kong ipaintindi sa sarili ko na hindi ko masisisi yung iba kung napapagod na sila sa akin magtiwala. Hindi ko masisisi yung iba kasi sa dinami-dami ng mga bagay, mabuting bagay na pinakita nila sa akin na parang hindi ko sila nabibigyan nung deserve nila. Kaya siguro din napapagod sila na laging nandyan para sa akin.
napapagod na din sila na parang lumaban ulit. Alam mo, Kuya Paul, dun sa time na kapag ka may mga kakilala, nagsasabi sa akin, tigil mo na kasi yan. Ganun, mas lalo ka lang masasaktan, mas lalo ka lang parang mawawalan ng pag-asa kapag ka mauulit-ulit yung nangyari. Which is pakiramdam ko, oo, parang hindi ko na-afford na tanggapin ulit yung pagkabagsak after that. Pero sabi ko, hindi eh. The end of the day, ako yung mag-take, ako yung papasa, hindi sila. Hindi nila masasabi kung ano yung mapagdadaanan ko or hindi nila masasabi na hindi ko kaya kasi ako, kilala ko yung sarili ko. Alam kong kaya ko at alam kong para sa akin. Ganon. Hindi ko alam. Hindi ko din alam kung saan ko kinukuha yung ganong motivation, Kuya Paul. Pero iba talaga yung pakiramdam na alam ko sa sarili ko na magiging CPA ako. Kahit gaano katagal, kahit ilang beses akong sumubok, kahit ilang beses akong masaktan para sa pangarap ko, alam ko para sa akin. Dumating ba sa point na gusto mo nang mag-give up? Yes. Oo. Like, parang ayoko na. Parang dun sa point na ayoko na, pagod na. Although nung October 2019 sabi ko, pagod na ako. Eh, sabi ng mga friends ko, mga kaklase ko, kasama ko noon sa review sa Maynila, sabi nila, at least yung sinasabi mo, pagod ka na. Hindi mo sinasabing ayaw mo na. Kasi magkaiba yon. Pag sinabi mong pagod ka na, magpapahinga ka, pero lalabad ka ulit. So yun yung naging, yung pinaghugutan ko ng motivation ko. Kasi, yun nga, contrary doon sa na-experience ni Regine, sa akin kasi parang ang daming nag-cheer sa akin na parang, uy, kin, alam mo, like yun nga, ang tapang-tapang mo, alam mo, ang talino mo rin eh. So, parang walang dahilan para hindi ka pumasa. Mapapasa mo yan. Until ngayon nagpaka-pandemic na, yun nga, nagka-cancel na, ganun. At some point, naisip ko rin na ayoko na, parang, is it worth my energy, my efforts, di ba? Parang wala namang patutunguhan to. Like, although, ngayon, minsan nga, nasisip ko, eh, yung mga firms nga, nagkumukuha na ng mga non-CPAs. So, kumbaga, parang, yung nasa isip ko noon, like, parang, for prestige na lang, kumbaga, yung CPA title. Kasi ngayon nga, yun yung, pag, dahil sa pag-iiba ng kalakaran sa, ano, sa profesyonismo. Pero, nung palapit ng palapit yung October 2021, yung naisip ko na lang is ganito. Sabi ko, pag hindi ko to ipinasa, game over na. Ayoko na. Yun na talaga. Like sabi ko, ito na talaga yung last. Kaya, kung meron mo na akong pagkukulang noong October 2019, ibubuhos ko na lahat dito. Kasi alam ko, papasa na talaga ako. Although may mga doubts pa rin, at the hindsight, na parang dahil sa hirap ng exam, nung pagkatapos ng exam ng October 2021, sabi ko, ano ba to? Ano ba tong lumabas? Magiging CPA pa ba ako? Magiging CPA pa ba ako? So, mga tanong na lumabas sa exam. Pero sabi ko, eh ako, tapos, eh, kasi ako, meron talaga ako parang, hindi ko mapigilan yung sarili ko na after ko sagutan yung exam, babalikan ko yung libro. Like, tama ba yung sagot ko? Like, tama ito kasi sagot ko. Although maraming tama, may ilang mali. Pero sabi, kaya nung chine ko yung mga notes ko, yung libro, sabi ko, ay hindi, papasa na talaga ako nito, magkamatayan. Magkamatayan na, papasa talaga ako. Although may doubt pa rin, syempre, after all that I have been through, na, yun nga, 6 years ako sa UP, dapat 5 years lang. Tapos, 4 na review classes nang na-attendan ko, 2 taon na yung review ko. Tapos, yun nga, parang medyo may ups and downs rin yung performance ko in my academics, and my review. So,
yun, parang uncertain pa rin. Uncertain pa rin na yun nga, papasa ako ng magiging CPA ako. Pero nung after exam, bala na. So alam ko, maging CPA ako. Can, pwede mo ba kaming dalhin dun sa araw na nirelease yung board exam? Kung ano yung pakaramdam mo, ano yung kwento, o anong ginagawa mo that time? Kumusta anong yung feeling it was mo? A Tuesday, di ba? Mm-hmm. Tuesday, so I was working. Work for, nasa coffee shop ako, nagtatrabaho. So, by 6 p.m., siyempre umalis na ako. Like, the usual day lang na, yun nga, magtatrabaho, tapos by 6 p.m., ititigil mo yung trabaho, then uuwi, maghahanda ng hapunan, ganyan lang. Eh, yun nga, like, during that time, 6 p.m. onwards, edi di ba, yung Facebook, like, yung Facebook, yung Twitter, like, maingay na, like, oh, ganito na yung passing rate, ganito na yung ganyan. So, ano ba yan? Pagka-pandemya at lahat-lahat, 15% pa rin. Oh, ito yung ano ha, oh, like, disclaimer lang ha, personal ko tong ano ha, naging reaction talaga. Like, baka ha, i-bash naman ako nito. Sabi ko, ano ba yan? Personal to ha, like, yung first reaction ko talaga, like, ano ba yan? 15%? Ang baba-baba. Pag nagka-pandemya na nga, wala pa rin konsiderasyon. Like, ganun talaga yung reaction ko. So, sabi ko, Lord, ikaw na bahala kung ibibigay mo to sa akin o hindi. Kasi palagay ko naman, binigay ko na lahat. Hindi lang sa pag-aaral, kundi sa pagdarasal din. Sa, yun nga, yung pagiging matapang. Like, parang binigay ko na halos lahat. And then, yun nga. And although I was expecting na ilalabas siya late night, at around 11 p.m., 12 midnight. Yun yung expected kong oras na lalabas siya. Like, noong October 2019, ganun eh. Alas 11 ng gabi eh. So, tapos, yun nga. So, around 7:15, 7:25, sabi ko, kasama ko yung kapatid ko, sabi ko, sige, ate, kakain na ako. Mauna lang kakain kasi parang kasi hindi na ako mapalagay. Hindi na ako mapalagay eh. Kasi yun nga, 7:25 na. Tapos yun, ate, kakain na ako ah. Kuha na ako ng kanin doon. Kasi yun nga, yung sa isip ko, after kong kakain, mag-work pa rin ako kasi parang hindi ako natapos sa work. So, tatapusin ko na siya. Kasi yun nga, nung dala ko cellphone ko, lumabas ako sa kwarto, pumunta sa kusina. Tapos, pag open ko yung cellphone ko, yung tumambad talaga sa akin, results are out. Nag-ganda results are out. So, yung plato, yung kutsara tinidor, tinabi ko muna, and then tinignan ko. Eh, naglolo ko pa yung internet noon. Sabi ko, ano ba to? Parang pinaglalaroan nata ako ng mundo ah. Tapos yun nga, tinignan ko na yung pangalan ko. And then yun nga, nagulat nga ako kasi ano na yung pangalan ko, number 94. And then, hindi ko na napigilan sarili ko. Like, umiyak talaga ako, sumigaw talaga ako. And then, ate, CPA na ako. Yung ganyan eh. Sabi, and then, umiyak kami dalawa, nagagulugulog kami dalawa. Eh, sabi nga ng kapatid ko, alam mo kuya, sana binidyuhan kita eh. Eh, kaso umiyak din ako eh. Ano naman yun kasi. Eh, di tinawagan ng kapatid ko yung, ano, si mama na nasa bahay. Kasi ako, iyak pa rin ako ng iyak. Kasi nga, hindi ako makapaniwala. Ito, ganyan. So, tinawagan ng kapatid ko si mama. Tapos, nung sinagot na ni mama yung phone, sabi niya, ate, ano bang nangyayari dyan? Ba't kayo? Ano nangyayari kay kuya mo? Ganyan, ganyan. Ayan. Galit na si mama sa amin. Kasi ngayon, iyak kasi pakiramdam ni mama, ano bang nangyayari doon? Ano bang nangyayari dyan? Si mama, si kuya, si PA na ito, ganyan. So, yun nga, tapos yun nga, chinat ko na rin si papa, ito na talaga, si PA na ako, ito, ganyan. Tapos, yun nga, sabog na yung messenger ko kasi umuulan na yung messages. Mula na yung messages, tapos may nagtatag na sa akin sa Facebook. Kasi hindi pa ako nakapag-post na everything eh. Kasi yun nga, yung reaction ko, like, nanginginig pa ako. So, yun nga, yun sa Twitter. Marami ng congratulatory greetings. Especially yung mga nakasama ko sa UP na
na sabi nila, nung Ken, after all that you've been through, you're already here. You're sinasabi nila, parang ako yung living fighting spirit na nagkatawang tao. Na many people have described me as a hardcore dreamer kasi parang kahit palagay ko dehado na lumalaban pa rin kasi I was holding onto that slim chance na pwede pa ilalaban natin to. So yun nga, until now I'm still at awe. Na-amaze pa rin ako sa mga nangyayari. Hindi pa siya nag-sink in totally sa akin kahit ilang days na yung nakaraan. Sabi ko nga baka magsisink in na to pag nag-busy season. Pero yun nga, like, doon ko na-realize na when I passed the CPA board exam, yung mga tao na nagtiwala sa akin, hindi talaga bumitaw. And I'm really thankful. My heart is full of happiness and gratitude. Kasi alam ko, hindi ko ito magagawang mag-isa. And kailangan talaga humingi ng tulong sa iba eh. Kahit hindi man siya related sa academics, kahit yung pakikinig lang sa akin. Kasi panay na ako rant, ganun. Especially yung sabi nga ng girlfriend ko, siya yung bugbog na sa lahat ng mga reklamo ko. Like, thank you, Kent, sa pag-share na experience mo. Ikaw naman, Regine, ano yung pakiramdam ng mga magulang that time nung hindi mo nakuha yung title nung mga unang subok mo? Nung mga una naman, Kuya Paul, usual lang kasi yung paglabas ng result. Kunwari, ilalabas, bigla na lang siya lumalabas. Hindi ko talaga siya hinihintay, ganyan. Tapos, nung una, ito yung una, pagkagising ko, alam na ni Mama, pakiramdam ko alam na niya na lumabas. Kasi nakatulog ako noon. Tapos, ayun. Wala. Alam ko, lumabas na din. Kasi may nag-chat sa akin. Sabi niya na lumabas na. Tapos, kaya mo yan. Ganon. Kung ano man yung pinagdadaanan mo, hindi natin alam kung bakit ganito or hindi natin maintindihan kung bakit ganito. Pero, alam ko, kaya mo yan. May nag-text sa akin ng ganon. Tapos, parang nagilamos lang ako, tapos nag-pray ako. Hindi ko pa yung nakikita. First yon October 2018. Hindi ko pa nakikita yung result. Pero dumiretso ako sa kapitya. Sabi ko, hindi ko po alam kung ano po yung mga bagay na gusto mong matutunan ko. Pero kung ano man po yun, willing po akong matutunan ng lahat ng yon. Tapos kung pwede po, alam ko na po yung result. Ama, sabi ko, pero kung pwede po, makahingi po ako ng isang chance para mabago yun, pwede po ba akong humingi sa inyo? Pero kapag ka hindi na po pwede, masaya po akong tatanggapin kung ano po yung ipinagkaloob nyo. Tapos, ayun, pumunta ako sa computer shop nun kasi wala pang wifi dito sa bahay. Tapos sa computer shop, tapos chinek ko, tapos wala nga. Hindi ko alam, nanginginig ako nun paglabas ko ng computer shop. Parang pakiramdam ko, I'm a failure. Ganun. Pakiramdam ko, sobrang sakit. Tapos, sumuwi ako sa bahay. Siguro, nahiya din sila na i-approach ako kasi hindi din nila alam kung ano yung sasabihin. Pero inakap nila ako, si Mama at si Papa, nakap nila ako. Tapos, sabi nila na huwag magtatanong kung ano yung mga pinagdadaanan. Huwag kang maninisin ng iba. Or pati dun sa pananalangin na huwag tayong magda-doubt sa kung ano pa yung kayang ibigay ng Ama. Sabi ko, paaral ako ulit? Okay lang ba? Sabi niya, sige, karal ka ulit. Saan ba? Tapos ayun. Doon po sa dati, sabi ko. Tapos sabi niya, sige, supportado pa rin, sinusuportahan pa rin naman ka naman namin ni Mama. Tapos, ayun, munta ko doon na iba na yung mga kasama ko, hindi na yung mga dati, kasi nga yung mga dati nakapasa na sila.
iba na yung group of friends ko kasi nga yung iba nauna na. Tapos fast forward, lumabas na ulit yung result. Tapos inakap ko si Papa. Sabi ko pa, nakalimutan ulit nila yung pangalan ko, ilagay. Tapos sabi niya, o ano ka ba? Sabi niya, kilala mo si Hope, di ba? Hindi ko alam, Bible story kasi to. Kilala mo si Hope, di ba? Sabi niya, na daming nawala sa kanya. Namatay yung mga anak niya, nawala yung mga ari-arian niya. Pero nanatili pa rin siyang tapat. Hindi pa rin nagbago yung pagtitiwala niya sa kung ano yung magagawa ng ama. Papa, payagan mo ba ako pag sasabihin kong magre-review ako ulit? Medyo mahirap na din sa Manila kasi maraming nakakakilala sa akin doon. Marami ding negative thoughts na ay parang sinasabi nila sa akin. Kaya nga, my fear of being known ako. Kasi ayokong nalalaman ng tao yung pinagdaanan ko kasi nagpapago yung tingin nila sa akin. Gusto ko na pumunta sa isang lugar kung saan hindi nila ako kilala para hindi nila ako i-judge kung ano yung mga napagdaanan ko. Ganito pala yung pakiramdam na kahit na anong mangyari, kahit ano pa yung mga bagay na naririnig natin para sa atin, kahit ano pa yung mga bagay or kahit ano pa yung tingin ng tao sa atin, tayo pa rin yung makapag-de-define ng future natin. Tapos, ayun, malakas yung loob ko noon na papasa ako, ganun. Hindi pa rin nagbabago yung tiwala ko sa sarili ko. Nasa night market kami noon sa Baguio. Tapos, may nag-chat dun sa boyfriend ko. Sabi niya, kasama mo si Reg? Sabi niya. Tapos sabi niya, oo, kamusta siya? Sabi. Tapos, nandito, okay lang. Lumabas na yung result. Sabi niya, hindi, wala yung pangalan ko. Dun na ako humagulgul. Sabi ko, Jim, kailangan ko ng safe place. Basta gusto ko lang ilabas. Gusto ko lang ilabas to. Kasi sa mga nakaraanan, hindi talaga ako iyak. hindi ko talaga pinapakita sa kanila na napagod ako, na nasasaktan ako. Tapos, ayun, iyak ako ng iyak. Kasi ang akala ko talaga papasa na ako. Tapos, nawalan na ako ng ng amor doon sa paghintay ng boards. Umuwi na lang kami ng kagaya ng dati, walang pinagbago. Umuwi na lang kami dito sa province, malungkot, syempre, kasi yung inaasahan mo, hindi pa ipinagkakaloob. Malungkot kasi parang walang nangyari, parang wala lang, parang ganun. Tapos, nung nalaman ko na may conditional examinee dun sa school namin, baka ako yun. Sabi ko, baka ako yun. Tapos, chinek ko, ako nga. Parang nagkaroon ulit ako ng pag-asa. Nasabi ko, hindi ito ibibigay. Kasi, sa totoo lang, pasok na din ako eh. Hindi na ako lalaban. Sabi ko kasi pagod na din ako. Pagkatapos ng lahat ng pinagdaanan ko, pagod na din ako. Pero yung maliit na pagkakataon na yun, yun yung pinanghawakan ko. Sabi ko, lahat ng mga hindi ko nagawa, lahat ng mga lapses ko nung nakaraan, siguro naman natuto na ako. So, kailangan gawin ko talaga ano yung best ko. Hanggang sa, ayun, nagka-pandemic. Tapos, na-delay ako. Tumulong muna ako dito sa business namin. Tapos sabi ko, pakiramdam ko, kailangan kong mag-gain ng experience. Hanggang sa nag-apply ako sa isang accounting. Tapos, ayun, nag-pray ako ulit na sana ipagkaloob.
kasi simula pa nung maging accountancy student ako, pangarap ko na yon na maging part ng company. And yes, nakuha ako. Tapos sabi ko, sa panalangin ko, ang bait mo, Ama, kasi kahit hindi ko pa nakakamit yung bagay na inaasam ko, pinapalapit mo ko doon, mas lalo mo ko binibigyan ng pag-asa na para sa akin ngayon. Hanggang sa, eto na, itutuloy ko na, Kuya Pala, hanggang sa eto na, October 2021, sabi ko, magli-leave muna ako, study leave for a month para makapag-prepare ng board exam. Tapos, ang ginawa nung boyfriend ko, hindi niya ako kinausap ng isang buwan para magkaroon ako ng time sa sarili ko. Kasi all this time, ang iniisip ko daw yung iba, lagi na iniisip ko na makatulong ako sa iba, na magawa ko yung best ko sa lahat ng bagay, pero nakakalimutan ko na kailangan din ng sarili ko yung pangarap ko para sa sarili ko. Kaya ayun, nag-focus ako sa pag-aaral sa remaining 30 days. Tapos, nag-focus talaga ako sa pag-aaral. Ang ginawa ko, sabi ko, onti na lang yung time. Ninote ko talaga yung mga bagay na hindi ko alam sa syllabus, as in, ninote ko talaga lahat ng yun. Tapos, isa-isa ko siyang chinek. Yung mga bagay na alam ko na, hindi ko na siya gano'ng ni-review. Sabi ko, alam ko na to, alam ko na to. Doon naman ako sa hindi ko alam. Tapos, ayun, board exam na. Pakiramdam ko simula pagkagising hanggang sa makarating ako sa board exam site, sinagot na ng Ama yung panalangin ko. Kasi, Kuya Paul, nagising ako 3:30 a.m. Tapos, pakiramdam ko kompleto yung tulog ko. Nag-pray ako una noon. Sabi ko, Ama, ito na yung tatlong taon kong hinintay. Nag-exam na po ulit ako. Samahan niyo po ako. Huwag niyo po akong iiwan. Hindi ko alam, ang aga ko nagising. Bakit ang aga? 7:30 pala yung magpapapasok dun sa exam time. Yun pala, nung nakarating na ako dun sa school kung saan ako mag-exam, it's 5:30. Dumating yung malakas na ulan. Bagyo na pala yun. Buti na lang, nakarating na ako dun sa exam site ng mas maaga. Kasi kung hindi, mababasa talaga ako and lalamigin ako buong time ng exam, madidistract pa ako. Tapos sabi ko, nag-pray ulit ako. Ako kasi lagi akong nananalangin kasi wala naman akong masasabihan sa tabi ko. Sabi ko, Ama, salamat po, salamat po. Tapos, pagkatapos ng exam, 4 o'clock p.m., nag-brown out 4:05. Sabi ko, grabe, sobrang bait ng Ama sa akin. Dininig niya na yung panalangin ko. Ngayon pa lang, pakiramdam ko, papasa na ako. Ito na talaga. Tapos, dun sa waiting time, na hinihintay ko na yung result, Monday pa lang, nagpupuyat na kami. Ay, hindi, Linggo pa lang. Puyat na kami, nagpupuyat na kami para hintayin yung board exam result. Nakakakaba, swear, kahit kahit pakiramdam mo na ginawa mo na lahat ng best mo, nakakakaba pa rin, lalo na kapag ka nagno-notify yung PRC board. Ewan ko, hindi ako makakain, iba talaga yung pakiramdam. Usual routine ko, 2 to 3 times ako nagpre-pray in a day. Tapos, that time, 7, nasa church ako noon. Tapos, nananalangin ako. Sabi ko, kung ito man po yung huling panalangin ko, na hindi pa po ako CPA, sana po sa susunod na mananalangin ako, CPA na ako. Antagal kong nag-stay doon.
hanggang sa after ko mag-pay, pagtingin ko ng phone ko, hindi ko pa na-check on my own na. Pagtingin ko, sobrang dami ng notification, tawag, text, ganun. Ang dami. Tapos nakalagay doon, Reg, CPA ka na. Bumalik ako, sabi ko, mananalangin ako ulit. Kasi gusto kong una kong pasalamatan is yung unang tumulong sa akin para makuha ko to. Hanggang sa pag-uwi, tumatakbo ako, papunta kila Papa. Sabi ko, ah, CPA na ako, ganto ganyan, sobra yung iyak. Tapos yun, pati sila umiyak na din, inakap na nila ako, ganon. Sa wakas, CPA na yung anak ko, ganon, sa dami-dami ng pinagdaanan. Tapos, ayun nga, mananatiling nakaapak yung paa sa lupa at nakatingala ang mga mata sa langit. Magpapasalamat kasi lahat ng bagay na ipinagkaloob sa atin ay hindi natin makakaya sa atin lang. All for the glory of God. Tapos ayon, hanggang ngayon, pakiramdam ko, parang yung pakiramdam ni Kent na hindi pa rin ako makapaniwala. Pero totoo na kapag tama na ang panahon, kapag naaayon na yung panahon, ibigay at ibibigay kung ano talaga yung deserve. So, ayun, sobrang thankful ko sa mga pinagdaanan ko. Kasi sa tatlong taon na pinagdaanan ko, parang nawala sa isang araw lang. Sabi ko, hindi ako pagod. Hindi ako puyat. Wala akong naramdaman. Wala. Hindi ako napagod. Parang ganon. Kasi iba pala yung kapalit ng lahat. Dati, titigil lang ako mag-aral pag magkakasakit na ako. Pero ngayon, sabi ko, hindi na ako matutulog ng umiiyak kasi meron pa akong hindi naaaral. O kaya magigising kasi iniisip ko ano na naman yung, paano ko pagkakasyahin yung oras na naka-alat this day para sa mga topics na hindi ko pa nababasa. Ganon yung pakiramdam, Kuya Paul. Cloud 9. Grabe. I'm sure hindi pa kayo nakaalis talaga dun sa Cloud 9 na yan. Matagal-tagal pa para ma-realize yun na ay CPA na. Ganun. So, na lighter note. Kasi na-mention ni Regine kanina about syllabus eh. So, ang daming comments about the board exam. So, downtrend yung passing rate ng CPA board exam. At least ngayon, tumaas, pero ilang? Ang konti. Ilang, di ba? Points lang. Salamat dun ha. Ang question dito is, eto bang board exam questions na to? Yung mga nakita ninyo? Since hindi naman allowed na, ano diba, i-disclose kung ano yung mga nakita close sa board exam. Eto bang mga nakita ninyo is, eto yung expectations ninyo nung undergrad and CPA review? Ano yung difference? And ano sa tingin mo dapat yung maging resolution dito para ma-bridge yung gap between doon sa academe, sa review, doon hindi naman required yung review, and sa board exam. Kasi minsan yung mga tanong, although, we're not allowed to disclose those questions, may mga questions kasi na it's either trivial, na ibig sabihin parang nasa, ano lang siya, parang side story lang siya ng buong konsepto. Tapos natatanong siya. Like, para tapos may mga questions din naman na beyond our competence na. Like mga tanong sa RFPT na parang we are not here to be admitted as lawyers. We are here to be admitted as certified public accountant. So parang yung mga tanong beyond na siya sa competence namin as entry level CPAs. So well, patawarin ako ng mga nasa itaas. Pero pangalawang beses ko na pong kumuha ng CPA board exam. So ano naman po yung mga tanong, representative naman ng kung anong pinag-aralan talaga namin. Kasi I'm so sorry ha, pero the exam is generally unfair. Kasi naaawa ako doon sa mga hindi pumasa. Kasi alam ko yung pakiramdam nun eh.
alam ko yung pakiramdam na sinisisi nila yung sarili nila kasi palagay nila kulang yung aral nila, palagay nila hindi sila nag-effort kasi hindi nila nasagutan yung mga tanong na yon. Well, in fact, yung mga tanong mismo, yun yung problema. Kumbaga, noong October 2019 nga, napanay ako sorry sa mga reviewers ko, sa mga teachers ko na, sir, ma'am, sorry. Medyo nabitin lang ng konti, conditional po ako. Sabi niya, uy, huwag ka na mag-alala kasi yung sistema yung problema. Kasi ito, yun, di ba? So, patawarin ako ng Board of Accountancy ha, pero sarili ko lang opinion na to ha. So, ano ba yung possible solution dito? Unang-una, yun nga, nanotice na natin yung may gap eh. May gap between the academe, the industry, and the regulators themselves. So, yun nga, nagsisisihan pa kung sino ba yung may problema. Yung Board of Accountancy ba? Yung paaralan ba? Yung estudyante ba? So, yung mga problemang ganito, dapat kasi inuupuan. Dapat kasi may constant dialogues, consultations with all the sectors, convening in one area, pag-usapan yung problema. Kasi, tapos i-review yung syllabus kasi baka may mga competencies dito sa syllabus na to na parang hindi naman talaga kailangan for an entry-level accountant na pwedeng isipin na lang natin ito kasi parang hindi naman siya appropriate na pag-aralan agad sa undergrad. Ito ah, I mean, kaibigan naman natin yan ng mga taga-Board of Accountancy. Hello po mga ma'am at sir. Pero yun yung suggestion ko. Every exam, hindi nga every year, every exam, after May exam, October exam, upuan natin. Ipatawag natin yung PICPA, yung NACPA-E, yung ACPA-C, ACPAP, lahat ng stakeholders na involved sa pag-re-regulate ng accountancy profession concerning the CPA board exam. Tingnan natin kung ano yung problema. And dapat talaga harapin natin yung problema. I mean, we have to acknowledge, we have to recognize na ganito talaga yung problema. Ito yung feedback sa naririnig natin. Sana naman i-consider natin. Hindi yung ibabalik sa mga guro, ibabalik sa mga estudyante yung sisi na, eh kasi hindi kayo nag-aral eh, ganito, ganyan. Hindi nila alam yung pakiramdam nung mga hindi pumasa. Na parang mental torture sa kanila araw-araw na nagkulang ba ako? Kasi parang nag-aral naman ako. I mean, there's nothing prestigious with that low national passing rate, sa totoo lang. Like, marami na tayong naririnig na kulang yung CPA sa bansa natin, tapos 300 lang ipapasa. Parang, ha? I do not see the correlation between those two. So, yun yung suggestion ko. Ipatawag lahat ng stakeholders, pag-usapan, i-acknowledge yung problema. Kasi, yun nga, bago tayo gumawa ng solusyon, kailangan harapin muna natin yung problema. Kasi, kailangan i-consider naman natin yung feedback ng nasa labas. Kasi, di ba, may mga narinig tayo na, eh, bakit kayo panay kayo react tungkol sa nangyayari sa CPA board exam? Eh, bakit kayo magumawa ng exam? Ganito, ganyan. Eh, yun nga eh. Kami nga itong nasa labas. Pakinggan nyo naman kami. Kasi ganito yung nakita namin. Ganito yung naramdaman namin. I-consider nyo naman. Sorry ha. Sorry if I'm very passionate about this ha. Kasi, yun nga, pangalawang beses ko ng exam ito. And I am really empathetic to those who didn't make it since nag-downward trend na yung exam. So I hope our regulators won't take this opinion personally, no? Ito, ano lang talaga? Opinion lang to base sa first-hand experience ko bilang examinee, bilang estudyante. Anon? Thank you, Kent, no, for sharing your insights and for speaking up on behalf of napakadaming gusto talagang pumasa sa CPA board exam. And I totally agree sa lahat ng na-mention ni
Kent. And so totoo lang lahat naman ng opinion na binibigay natin, hindi naman ibig sabihin paglaban ito sa mga kinauukulan o paglaban sa mismong sistema. Ito ay pagtulong kapag nagbibigay ka ng opinion, ay pagtulong para magawa ng paraan kung meron mang problema. At tama din yung na-mention na kung may problema, dapat pag-usapan at unang-una sa lahat, dapat i-acknowledge. Kasi baka minsan, hindi na natin, alam natin na may problema pero hindi natin ina-acknowledge and hindi natin tinitake yung responsibility and accountability. Hindi ko alam kung ano nararamdaman ngayon. Siyempre, iba-iba ang opinion. And then, hindi natin alam kung ano naman yung insights ng nasa Board of Accountancy. Pero, siguro sa nasa CPA profession, karamihan at mga students, iisa lang ang sinasabi na sana mapag-usapan ito. Kasi napaka, hindi naman siya issue. Pero ang dami kasing bagay na nasa sacrifice, ang daming time na nasa sacrifice, at unang-una sa lahat, mental health yung nakasalalay dito ng mga bata. Hindi biro na nabigo ka sa isang bagay pero hindi mo alam kung bakit at paano ka nabigo. Kaya hindi mo alam kung paano mo yun, paano mo mapagtatagumpayan yung next na challenges na ibibigay sa'yo. So, sana maging ano lang tayo, transparent. Yun naman yung hinihingi siguro ng lahat. Kasi madami din akong mga nababasa na sa Twitch. And dagdag ko na lang. Dagdag na lang ako. Pwede yung exam, ilabas na lang. Yun na lang mismo. Kahit yun na lang, ilabas natin. Kasi diba sa bar exam, diba you can take home the questionnaire eh, bakit sa ganitong profession hindi? Like, sa ibang profession hindi pwede. So, at least, di ba, from that point na maging transparent tayo na ilalabas yung copy ng questionnaire after the board exam, at least doon tayo magsisimula na, oh, ito yung problema. Bakit ito tinatanong ganito ganyan? Parang hindi naman ito itinuturo, pero bakit kailangan tanungin? At least, di ba, kaming mga, tayong mga taga-labas, kumbaga, tayong mga taga-labas, at least, kumbaga, we will be equipped, we will be having an informed decision na mag-suggest, magiging informed yung ating mga suggestions, yung ating pagtulong sa mga kinauukulan na, uy, ito po yung problema, kasi po ito mga tanong na po ito, parang hindi naman kailangan tanungin, kasi this is beyond the competence of accountancy students. Taking the CPA board exam. So at least doon tayo magsisimula. Yun nga, at yes, we acknowledge the problem, we convene all sectors, pag-usapan until we come up with policies and resolutions to the matter. Ayun, so siguro gusto din natin tawagan ng pansin ang ating ano, PRC, Professional Regulation Commission at ang ating mga mambabatas kasi siguro panahon na para ibahin yung mga regulations natin ngayon when it comes to board exam. At gusto lang namin i-emphasize po ulit na, ang mga taong nandito ay connected sa mga firms and companies pero ang mga opinion ay pansarili lamang, sa amin lang ito. At Ken, ano naman ang plans mo na since nakapasa ka na ng board exam, ano ang plans mo sa career or sa life, ganyan? Magsasettle down ka na agad-agad. Naku, 24 pa lang ako. I will stay sa firm. I mean, sayang naman yung opportunity na meron ako ngayon as an associate na experience staff auditor. Eh, sana ako. So, asayang yung pagkakataon. So, although natural naman na mapapagod tayo. Kasi alam mo naman yung audit sa Pilipinas. Pero yun, sayang opportunity. Pag-isipan natin if we'll stay longer sa firm. Focus muna tayo sa busy season. Sa parating na busy season, doon tayo mag-focus. And then, saka na natin pag-isipan kung
we will consider, at least consider muna yung mga possible opportunities outside of the firm. Pero malaki talaga yung utang na loob sa ko sa firm na pinagtatrabahuan ko, especially that yun nga pinagbigyan nila ako mag-study leave. They are considerate with the engagements that they had assigned to me. And at least ngayon na CPA na ako, wala na, hindi na kumbaga divided yung attention ko between work and studying. So at least mabibigay ko na at the full extent yung ability ko bilang isang certified public accountant. And hindi ko pa rin sinasantabi para I do not set aside the consideration of taking law. I mean, pangarap ko talaga maging abogado ever since. Like, since high school, parang nasettle na ako na, oh, mag-aabogado ako. Pero yung uncertain lang noon, nung high school ako, is ano yung kukunin kong undergraduate degree program. I was inclined actually to take political science or journalism in UP or in West Visayas State University. Pero sabi ng teacher ko nung high school, oh, wag na, mag-accountancy ka na. Kasi may mga law subjects sa accountancy. At least, pagpasok mo sa law school, meron ka ng idea or bird's eye view about the law. So, yun nga po, nabudol po ako. Napumasok po sa accountancy. And it was a 5-year degree program in UP. Pero yun nga, umabot ako sa 6 na taon. Pero, yeah. I-manifest natin yan. CPA lawyer, perhaps, in a few years. Ma-achieve ba yan, Ken? Pangarap natin maging CPA lawyer. Thank you. Regine, ano naman ang mga plans mo? Oh, kuya, mag-stay din ako sa firm kung saan ako employed ngayon. Kasi, ayun, simula't simula pa. Gustong-gusto ko na talaga magtrabaho dito. Tapos, binigyan pa ako ng opportunity na mag-study leave. Sobrang bait. Tapos, not to mention, yung partner, yung isa sa mga unang tumawag sa akin nung pagkalabas ng result. Sabi niya, congratulations, ganito, ganyan. Tapos, sobrang sarap lang sa pakiramdam kasi ngayon, diba, lahat na ng oras ko, bibigay ko na doon sa work. Tapos, mahal ko pa yung ginagawa ko. Totoo, nakakapagod. Nakakapagod ang nasa firm, pero fulfilling siya every day na pagmahal mo nga yung ginagawa mo, hindi mo siya mararamdaman na pagod na pagod. Masaya ako sa kung ano yung mga bagay na pinagkaloob sa akin ngayon. Ang dami. Hindi ko alam kung ano yung mga katangian ko, kung bakit ako binayayaan ng ganito. Pero ayun. Tsaka, magre-repay din ako sa mga magulang ko. Payback period na. Sa wakas, ako, nakatapos na ako. Ganon, 3 taon din silang naghintay na, ayun, na makatulong sa kanila. Ngayon, makakatulong na ako. Tapos, masaya pa ako sa ginagawa ko. Sa mga ibang bagay, sa career growth, ganun. Gusto ko kasi talaga magstay sa firm. Ayoko umalis. Kasi nga, nag-e-enjoy ako matuto. Kasi kapag nga, nasa firm ka, parang niya-apply lahat ng mga theories na mga pinag-aralan mo. So, masaya ako. Masaya ako sa work. Masaya ako sa mga kasama ko. And yun. Masaya ako sa lahat ng mga pinagdaanan ko. Tapos, ngayon, finally, nakakapagsalita na din ako. Sana nakapag-inspire, diba, yung story. Kasi dati pa, pangarap ko din nung nakakarinig ako, Kuya Paul, ng mga CPA stories. Sabi ko, isang araw, magsasalita din ako. Sasabihin ko din lahat ng pinagdaanan ko para maka-inspire. Tapos yun, andito na ako ngayon. Nakakatuwa no, na ang dami yung sinasabing positive feedback sa mga firms. So gusto lang din natin mag-shout out at magpasalamat sa mga firms na hindi man namin kayang banggitin
sa ngayon dahil syempre ano, independent tayo at ganito talaga ang kalakaran sa profession natin. Hindi natin kaya magbanggit ng mga brands at mga firms, pero nagpapasalamat kami sa lahat ng naitulong ninyo sa mga batang nangangarap, sa libo-libong batang nangangarap maging CPA sa time na ipinagkaloob ninyo para makapag-review sila, and then sa mga opportunities nagbukas kahit hindi man ano CPAs pa yung mga kinuha ninyo, pero nagbigay daan para mas makita nila kung ano yung gusto nilang career path, at sana magtuloy-tuloy no yung ganitong setup. Ano naman yung pinaka natutunan ninyo sa journey ninyo? Marami. Una, napanahon ang pagkakataon. So, diba, parang kanta lang. Napanahon ang pagkakataon. Kasi nararamdaman naman yan if nararamdaman naman natin kung para naman talaga yan sa atin. Gaya ng nabangkit ni Regine na pakiramdam ko talaga magiging CPA ako . Pero yun nga, panapanahon ng pagkakataon. Pangalawa, pag ikaw ay taong nahirapan, pinaghintay, natural na yung magiging bunga nito mas maganda. Parang pagluluto rin yan . Kapag pinakuluan ang pinakuluan, mas masarap yung pagkain. Diba? So, kapag pinaghintay ka ng matagal, pinaghirapan mo ito ng matagal, ang lalabas is mas matapang kang tao. Kasi you've experienced all possible failures in your life, and then you still emerge victorious. Pero syempre, yung pagharap natin sa problema, yung pag-cope natin sa failures, hindi ito ginagawa ng mag-isa. Kailangan talaga natin hingin ang tulong ng iba. Yun nga. That's why I'm really grateful to my classmates, my friends, my girlfriend, my family, na sa panahon na kailangan kong magkaroon ng karamay, kausap, nandyan sila. And kahit hindi ko man sila tawagin, like, minsan nga nag-random message sila na, Kuya Ken, kumusta ka na? House review? Ayun to, ganun. Yung nga may nakwento nga sa akin ng iba kong friends sa UP na kahit nga sila naiyak nung nakita nila yung pangalan ko. So parang nakakataba ng puso na some of my friends really felt that way for me. Pangatlo, pagkapit talaga sa pagtitiwala sa Diyos, napakahalaga. Especially during desperate times, pag desperado ka na talaga, wala ka na talagang pupuntahan, ang Diyos na lang talaga. Kasi alam mo na kung anumang bagay, anumang pasanin yung hindi mo na kayang dalhin, makakaya ng Diyos dalhin yun. Naaalala kung anong Sunday, nung first day ng CPA board exam, after nung pag-fill out namin ng forms, at around 8 a.m, pumunta talaga ako agad sa simbahan. Nagsindi ng kandila, at I'm a Catholic, so nagrosaryo ako sa buong compound. Ng katedral. Ng Haro Katedral. Nagro-rosaryo ako. Like, kasi nakapagsimba na rin naman ako nung Saturday ng gabi. So, good na yun for Sunday na mas. Kasi anticipated Sunday mas na yun. So, kinuha ko na lang, pumunta na ako simbahan sa Haro Katedral. Nagsindi ng kandila at nagro-rosaryo sa compound. So, hindi ko na talaga alam kung or like, paano ko ba sabihin to? Parang, I don't care. Parang, hindi ko na namamalayan kung pinagtitinginan na ako ng tao. Kasi, bakit parang ikot ng ikot ito sa katedral? Hindi nagro-rosaryo ako niyo. Tapos naglalakad ako sa buong katedral. Sa labas ng katedral, sa compound. So, yun. So, yung pananalangin, yung taimtim na pananalangin, pagtitiwala sa Diyos, yun nga yung paghingi ng tulong sa kapwa at pagbibigay rin ng tulong sa kapwa. Kasi I really believe that serving God requires also serving for others. Kaya alam ko na kung bukal sa iyong puso na tumulong sa iba, like, halimbawa may magpapat
may magpapatulong ng ano, accounting, ganon. Kung may oras ako, talagang hinahanapan ko talaga ng panahon na tulungan. It's because, ewan ko, parang innate na yun sa akin na gusto ko magturo. So, yung sa isip ko ay, kung tumutulong ka ng bukal sa iyong puso, darating yung panahon, gagantihan ka ng Diyos ng mabuti. So, yun. Thank you, Kent. Napakaganda naman nun. Ikaw naman, Regine. Yung natutunan ko, Kuya, is kung gusto mo talaga, if you want to be the person you want to be persistent in times of difficulty. Pagka bumagsak ka, bumangon ka hanggat kaya mo. Kapag napapagod ka, magpahinga ka, pero huwag kang susuko. Kasi things will get better na magiging maayos din yung lahat. Sa tamang panahon at sa tamang pagkakataon na kahit na maraming mga bagay na nangyayari, huwag kang magpapa-affect. Lahat ng iyon, kailangan mong mapagdaanan para lalo kang pumatag, para mas lalo kang lumakas. Kasi pagkatapos ng board exam, hindi natatapos yung lahat ng paghihirap. Marami pa tayong mga pagdadaanan, pero magiging proud ka sa lahat ng mga pinagdaanan mo. Kasi naging malakas ka at nakaya mo yung mga bagay na ang alam mo hindi mo makakaya. Tapos, ano pa ba? Yung higit sa lahat, syempre, magtitiwala tayo. Kagaya nga ng sinabi ni Kent na magtitiwala tayo sa kung ano yung magagawa ng Diyos. Kasi sa lahat ng bagay na nangyayari ngayon, mga bagay na hindi tayo sigurado, pero siya, sigurado siya sa lahat. Siya lang yung nakakaalam and siya yung pinakamakapangyarihan na huwag tayong mag-aalala kung may mga bagay tayong pinagdadaanan na hindi natin inaasahan. Katulad nga ng ginto, di ba, Kuya Boy? Na pinararaan sa apoy para malaman ko kung totoong dalisay. And ganun din, yung faith natin. Tetest din yan. Kasi doon malalaman kung deserve na ba tayo para sa mga pagpapalang darating. Kasi marami pang naghihintay para sa atin. So let us prove na deserving tayo sa lahat ng mga ibibigay. And kapag nasa atin na, yun nga, mananatili yung paang nakatapak sa lupa at mga matang nakatingala sa langit. Sa parents din, tsaka sa mga lahat ng mga nandyan, sobrang thankful din ako kasi kahit na minsan nararamdaman din nila na nasasaktan ako sa mga bagay na naririnig ko, hindi sila napapagod. Kahit ako, napapagod na din ako, lumalaban lang ako, hindi rin sila napapagod. Sa mga iba na tinitignan yung pagkakamali ng ibang tao, yun, gusto ko na masabi sa kanila na be kind kasi hindi natin alam kung ano yung pinagdaraanan ng tao, kung hindi natin alam kung baka yung mga bagay na nasasabi natin sa kanila, yun yung nakapagpapadown sa ating lahat. Kasi hindi natin alam kung gaano ba yung kabigat, yung mga hinahawakan ng iba. So, wag na tayong maging pabigat sa iba. Like, kapag ka may mga bagay na hindi maganda, wag na lang nating sabihin or wag na lang tayong magsalita. Kasi mas lalo tayong nagpapahirap dun sa pinagdaraanan ng iba. Sa lahat ng mga nangyari sa akin, pakiramdam ko, lahat ay kailangang mangyari. Yung mga bagay na hindi ko maintindihan dati, bakit ko pa pinagdadaanan to, bakit ang daming ganito, bakit ang daming ganyan. Ngayon, alam ko na mas
kailangan ko pang pagdaanan, mas kailangan ko pa palang subukin para ako lumakas. And now, feeling ko malakas ako, masaya ako, at thankful ako sa lahat ng meron ako. Tips and advice na lang siguro sa mga magte-take ng board exam sa mga undergrad. Maraming nagtatanong na, Kuya, ang tips naman dyan, paano ano, i-hurdle yung CPA board exam? Eh, parang nahihirapan akong sagutin siya kasi nga, may part talaga sa heart ko na may mga tanong talaga sa exam na hindi talaga natuturo. I mean, ayun nga, beyond our competence na. So, sinasabi ko na lang is yung naging, ano ko ba, naging strategy ko since October 2019 na exam. Kasi nung undergrad ako, wala talaga, kung accountancy student ka, wala kang choice kundi mag-aral talaga. So, parang part na ng sistema mo yung pag-aaral. Pero, syempre, pag going review ka na, kailangan mo nang ibahin. So, sinasabi ko na lang is, if you're preparing for a CPA board exam for the first time, kung enrolled ka sa isang review center, siguro for me, dapat pantay yung attention mo sa lahat ng subjects. And I always say 7 subjects, not 6. Because sabi ko, pag-aralan mo hiwala yung auditing theory. So sinasabi ko, so 7. 7 subjects. Give equal attention to those 7 subjects. Kasi syempre, unlike undergrad na si PAR o si AFAR, 6 units, si TAX, 3 units, si LAW, 3 units. Pagdating ng board exam, pantayan sila lahat. So if you're enrolled in a review center, siguro, give equal attention to those 7 subjects. And then, from the time that you had your scores in your final pre-board, doon matitingnan na, uy, ito, parang ito yung weakness ko ah. So, doon ka na magpo-focus. Kasi pakiramdam mo pala na yung may ibang topics na okay ka na. Parang consistent good ka na doon. Consistently good ka na doon. So, yun nga, na mag-focus ka na sa medyo weak ikaw. Pero sabi ko ngayon, noong October 2019, parang scam din itong advice na to. Kasi parang pakiramdam ko, yung strength ko is tax. Yung weakness ko afar. So, nung lumabas yung pre-board results, I was number 10 in tax. So, pakiramdam ko, ay okay na ako sa tax. So, siguro may mga questions, may mga topics na siguro na babalikan ko sa tax. So, nag-focus talaga ako sa medyo mahina-hina talaga ako, like afar. Pero nung lumabas yung CPA board exam results ng 2019, baligtad yung nangyari. Lowest ko tax, second highest ko afar. So, parang, ano ba to? So, doon ko na-realize na sa exam talaga yung problema. But, noong October 2021 preparation naman, kasi new normal na eh. So, and then I was also working, so asynchronous classes na lang yung binabalikan ko kasi yung recorded na lang kasi I don't have time to attend live classes, especially RFBT classes were held Thursday and then yung tax naman Saturday morning, syempre puyat ka buong week, so natutulog ka mo Saturday. So yung sinasabi ko na lang din is yun nga lang, yung, paano ko ba sinabi? Yung 45-15 rule. Yung 45 minutes mag-aaral ka, 15 minutes break, and then you do it for like 4 to 6 hours. 6 hours the most. Kasi pag lampas na ng 6 hours, paalalahanin nyo, tao rin kayo, napapagod din kayo, hindi po kayo robot. Kaya kailangan nyo rin magpahinga. At lagi kong sinasabi na kahit accountancy students tayo, tao pa rin tayo. Kung napapagod tayo, magpahinga. Huwag natin pinipilit yung sarili natin na ubusin lahat. Tapos at the end of the day, hindi ka pala makakukuha ng exam kasi nagkasakit ka dahil sa pagod. So, yun yung binibigay kong advice sa kanila. So, sinasabi ko rin sa kanila na hindi ko alam kung magiging applicable yung mga tips kong ganito. Pero kung hindi rin applicable, magdasal kayo. Pero, at sinasabi ko rin na kapag may nakasanayan ka ng study habits, doon ka na lang. Huwag mo lang ibahin. Kasi kung pala pakiramdam mo, effective ka naman sa study habits mo na yun, huwag mo lang ibahin. Kasi
kasi doon ka na nasanay, so to speak. And pagdating ng review, huwag na kayong bumalik sa libro. Wala na kayong panahon. Totoo lang. That's why maganda talaga na kapag undergrad pa lang, nakakapag-notes ka na. At least, condensed na yung pag-aaralan mo for review. Although, I also advise na kapag may nakalimutan kang concept na hindi mo gaano na-take notes sa mga notes mo or sa handouts ng review center na pinapasukan mo, you can go back to your books just to scan or refresh yourselves on the concepts na nakalimutan mo. Kasi of course, textbooks would provide an extensive discussion on particular concepts. And magdasal talaga guys, magdasal. Thank you, Ken. Regine. Ano, guys, mag-aral kayong mabuti. First tip, yun, mag-aral ng mabuti. Hanggat kaya mag-aral. Kagaya nga ng sabi ni Ken, pag di na kaya magpahinga. Ako, mas effective ako kapag ka-fresh, kapag ka nakakapag-take ako ng nap, tapos aral ulit. Ganon. Pagka-antok na antok talaga ako, ayoko na magpanggap. Kasi alam ko, wala ding papasok sa utak ko kapag ka-ganon. Kaya tulog na lang ako. Nap, ganon. Tapos, aral ulit. Ganon. Tapos, stay motivated. Palagi. Isipin mo kung bakit ka ba lumalaban. Kung ano yung mga pinagdaanan mo. Kung para kanino yung lahat ng bagay. Tapos, ayun. Pangatlo, alagaan yung health. Kumain ng maayos. Matulog ng maayos. Ito, grabe. Hindi ko man to na-apply, pero gusto ko sabihin sa inyo na kailangan nyo din matulog. Kasi kapag ka-puyat, iba pa din yung pagkagising. Parang masasayang yung buong araw kasi pakiramdam mo pagod na pagod ka. Tapos, sa board exam naman, pumunta ka sa review center na naaayon dun sa basic na kaya mo sabayan. Kasi mahirap na lalanguin mo yung ilog na hindi mo kaya. So, kailangan dun siya nakakasabay sa kung ano kaya mo lang. Kung kailangan mo mag-double review, kung kailangan mo lahat, hindi nagmamadali yung panahon. Nandyan lang yan. Mahirap kapag ka nasaktan ka na tapos babangon ka ulit. Mas magiging okay kapag ka buo ka. Buong lalaban. Ano pa? Sa pang tip is that yung mga topics na hindi mo inaasahang lalabas sa board exam, yun yung lalabas. So, ayun. Mag-aral tayo ng mabuti. Lahat aralin. Lahat per topic. Ang ginawa ko noon is halos dapat kapag lalabas tong topic na to, meron akong mahuhugot na kahit na anong concept. Kasi babalik ka sa basic. Kung ano ba yung kung may complex man na problem, iisipin mo kung ano yung mismong concept noon. So, at least doon, makakagain ka ng confidence na kaya mo to. Kasi nabasa mo to. Na-try mo to. Hindi mo nga lang nakita tong problem na to, pero kaya mo to. Tapos, ano pa ba? Lagi mong papasadahan yung lahat nung wala kang pababaya ang topic. Kapag ka may hindi ka alam, i-refresh mo. Tapos, kapag ka kapag ka malapit na yung exam, mag-focus ka sa mga bagay na hindi mo talaga, yung wala kang idea, ganun, para kapag ka lumabas man or hindi, at least yun nga, prepared ka. Laging magpa-pray, higit sa lahat yun, lagi kang mananalangin na kahit na anong bagay yung dumating, kasi let's face the reality na dalawang bagay lang yung pupuntahan mo kapag ka nandyan na yung result. It's either magtatagumpay ka or babagsak ka. Pero kapag ka nagtiwala ka, kahit na bumagsak ka, pero pag nagtiwala ka, iisipin mo lang na hindi ka failure.
na meron ka pang isang bagay na kailangang malaman para magawa mo na sa susunod. It's either sa academics man yun or sa life, may gustong iturong life lesson sa'yo. Tapos, wag na wag tayong susuko. Hanggang nandyan yung pakiramdam natin na para sa atin yung CPA title. Kahit gaano pa katagal yung gugulin natin at kahit gaano pa kadami yung puhunanin natin, pagod, puyat, lahat yan mawawala kapag ka nandyan na yung CPA title na matagal na nating hinihintay. Yun nga lang, pagka-graduate ng BS Accountancy, sobrang saya na nun. E di mas lalo kapag ka nakapasa pa tayo ng court exam. Kaya, ayun. Keep grinding. Ganon. Laban lang. Laban. Kapag kapagod ka, pahinga. Kapag ka masakit, yung pakiramdam, damdamin mo lang. I-enjoy mo lang yung pakiramdam. Kasi lahat ng yan, kailangan mo magpagdaan. Ayun lang. Kuya Paul. And dagdag ko lang din. May dagdag lang ako konti. May mga nagtatanong rin kasi kung kukuha ba ako ng CPA board exam o hindi. Sa mga nagtatanong kung kukuha sila by May 2022 or October 2022, ang suggestion ko sa inyo, kunin nyo. Mag-exam kayo. Kasi kung mag-e-exam ka, may 50% chance na papasa ka. Kasi kung hindi ka kukuha ng exam, wala na talaga. Mas ma-prolong yung agony mo. But of course, alagaan yung health sila sa pandemya pa tayo. So, yung uncertain pa rin kung matutuloy na pa rin ba yung exam by next year. Siguro naman tuloy na. Diyos ko. Bakit naman hindi nila itutuloy. Pero yun nga, kung medyo you're still doubtful, kung natatakot pa kayo na kumuha ng exam by next year, by May 2022, kunin nyo na. Kasi may chance pa. May chance pang pumasa. Thank you again, Kent. And Regine, sa time ninyo, I'm proud of you kung ano man yung mga na-achieve nyo na sa point na to, ng career ninyo and sa life ninyo. Again, no, 361 is not just a number. It represents dreams, stories, journey. So, we thank the Academe for standing up for the students and CPA dreamers and for challenging the Board of Accountancy to provide us relevant data to further understand the downward trend of the CPA board exam passing rate. And I don't know how the Board of Accountancy sets its standards, but I think one of the better solutions is a realignment of expectation and reconciliation of board exam topics. So the downtrend of the results affects not just the industry. We really need accounting professionals in these disruptive times. But undergraduates and examinees continue to lose their confidence. Is this a question of how effective our education system is or how effective the board exam questions are? I am sure of one thing, no? The CPA takers are not at fault here. They patiently waited for years and for the cancelled board exams to push through. Mental health is at stake. We don't have a concrete solution on how to manage the board exams, and we resort to cancelling them few days before the scheduled one. It's not fair to say dahil hindi sila nag-aral ng maigi. And it's not fair to make a joke when you see someone scoring low. I'm afraid to say that this might affect how the global market perceives Filipino CPAs. Again, congratulations everyone, Kent and Regine, and to the rest of 361 who passed the October 2021 board exam. To the 85%, congratulations, and we are proud of you. To us, you are not just a percentage, and you represent every month's journey. You represent stories worth sharing, stories of courage, stories of faith. Some of you took the board exam twice, or maybe more than that, or maybe your first time to take that, but you waited long. It's not all about what they say, but your message to yourself.
I never gave up. I will never give up. So go on with confidence and humility. Again, thank you so much for watching. Thank you so much, Ken. Thank you so much, Regine, for your time.